Hello, good evening po. Ito shout out sa mga pasaway nating kababayan ha. Ako nalulungkot ako sa iba't ibang mga kababayan, yung mga nasa Riyadh. Merong 150 na nag-confirm na sasakay ng repatriation dito sa Jeddah. Okay, napag-alaman ko from my sources, 90 lang yung sumipot. Naghintay pa ang Philippine Embassy sa inyo para lang kayo ma-accommodate at may sakay kayo papunta ng Jeddah para makasakay kayo ng eroplano. How come na marami po sa inyo hindi pumunta sa bus station na pinag-usapan? Kumumpirm naman kayo. Kinausap ko yung mga ibang mga staff ng embassy na tumutulong sa inyo. Sinayang niyo yung 60 oh. 150 yung nag-confirm. 90 lang yung sumipot, yung nag-show up doon sa bus. Hindi ba niyo, hindi ba kayo nakukonsensya sa ginagawa ninyo? Libreng sakay ito ng ating pamahalaan. Ang dami-daming gustong umuwi ng mga OFW, ang dami nagmamakaawa sa embassy, sa consulate, sa polo, para lang maka-avail ng repatriation flight. Kayo na nabigyan ng chance, anong ginawa ninyo? Hindi kayo sumipot. Hindi ko alam kung anong mga dahilan ninyo. Kung meron kayong mga pinagdadaanan, kung meron kayong mga... Sana, sa umpisa pa lang, sinabi nyo na para nabigyan ng pagkakataon yung ibang mga taga, mga kababayan sa Riyadh na makasakay din sila. Hindi yung nagko-confirm kayo na sasakay kayo ng flight. Tapos hindi kayo mag-show up sa bus. Mahiya naman kayo sa mga balat ninyo. Pasensya na po ha. Hindi tama po yung ginagawa ninyo. Nag-e-effort ng ating pamahalaan para madala kayo, makasakay kayo ng libreng flight. Only to find out na meron po sa inyo na nag-confirm at hindi mag-show up. Hindi po tama yun. Kung ano man ang dahilan ninyo, dapat nagsabi po kayo ng maaga na hindi kayo makakasama. Para nagtawag sila ng iba, yung iba mabigyan ng pagkakataon makasakay, makapuwi ng Pilipinas. Ito po si Kabong.